Hello po, Dr. Richard Mata po. Kumusta kayong lahat? Pag-usapan natin ngayon itong viral na article, itong Last Hour International Italy. In Italy, the cure for coronavirus is finally found. Ito yung Italian doctors disobey the World Health. Ating ihimay-himayin, ating idadisek yung mga words niya. Kung may meron ba siyang basis or meron bang katotohanan sa mga sinasabi nito? So, for this one, ating hihimay-himayin, no? Tingnan natin. So, ito pong sinabi. In Italy, the cure for the coronavirus is finally found. So, may cure na. So, that's a very good news kung totoo to, no? Sana totoo. Italian doctors disobey the World Health Law, WHO. The World Health Law, WHO, not to do autopsies on the dead of the coronavirus. So, dito tayo, pause muna tayo sandali. Talaga bang may law ang World Health na bawal i-autopsy ang coronavirus patients? Kasi ang sinasabi dito parang may sikreto. Kaya ayaw ipa-autopsy, kaya pinapasunog. Ganun ang pagkaintindi ko dito, no? Okay, ipapakita ko to sa inyo, itong isang article ng World Health. Nakalagay dito, infection prevention and control for the safe management of a dead body in the context of COVID-19. So, interim guidance, March 24. So, meron silang article ang World Health Organization. Paano i-manage, safely manage ang isang patay na katawan. So, kung babasahin nyo talaga to, if a body with suspected or confirmed COVID-19 is selected for autopsy, healthcare facilities must be ensured that safety measures are in place to protect those performing the autopsy. Appropriate PPE must be available, including a scrub suit, long-sleeve fluid-resistant gown, gloves, and face shield or goggles and boots, etc., etc. So, wala po akong nakitang pinagbabawal ng World Health ang autopsy. Except, nagsabi lang po sila ng be careful kung mag-autopsy kayo ng COVID-19 patient dahil pwede pong may virus pa doon sa lungs ng pasyente na yon. So, dito pa lang mali na yung article dahil hindi naman nagbabawal, may guidance nga na mag-ingat kayo . So, walang point po yung sinabing pinagbabawal ng World Health. And they found that it is not a virus but a bacteria that causes death. So, dito daw sa article na ito, dahil nag-autopsy yung mga Italians na pinagbabawal daw, which is hindi naman, na nakita nila na bacteria pala, hindi virus. So, doon pa nila nalaman na bacteria nung inotopsy na, sa totoo lang kaming mga doktor, buhay pa ang pasyente. Alam na namin na bacteria or virus. Maraming paraan yan, ipapakita ko po sa inyo. Itong isang picture na ito, Pseudomonas yan, no? Pseudomonas na bacteria. Bacteria yan, matapang na bacteria yan. Itong isa, itong bacteria ito ng meningococcemia, no? Bacteria ng meningococcemia, no? Nakikita nyo po, kakaiba, di ba? Iba itsura. So kahit hindi ka doktor, nalalaman mo na may kaibahan pala ang mga itsura. Ito, pakita ko to sa inyo. Ano to? Di ba? Coronavirus yan. O kahit hindi ka doktor, sa microscope pa lang, alam mo na hindi yung mga bacteria na yon, kundi itong coronavirus na ito. Kasi kakaiba talaga itsura. Ngayon, hindi lang po yan sa itsura ang pinag-uusapan natin. Ang size din po. Bakit po? Dahil po ang size ng virus ay maliit talaga sila compared sa bacteria. To make it simple, ganito. The largest virus is smaller than the smallest bacteria. So, paano malito ang mga doktor sa laboratory pa lang, meron na kaming findings na this is really a virus, this is not a bacteria. Bakit sa autopsy pa para malaman? Pag-autopsy, hindi mo naman makita doon ang virus dahil hindi naman microscopic yung mata mo. Iba yung nakikita mo, mga blood clots. But it doesn't mean na
bacteria dahil may blood clots. Nalalaman natin ang bacteria or virus sa mga microscope. Other than that, ito pa. Ito po, ano to? This is a blood culture. Alam nyo yan, no? Yung pinakukunan ng dugo ang pasyenteng may sakit, tapos ilalagay po yan siya sa parang gelatin. Papatubo po siya sa laboratory, yung parang incubator, mainit. Tapos after 1 to 2 days, 3 days, may lalabas sa maram ganito, may mga tuldok-tuldok. Ibig sabihin, ito po yung growth ng mga bakterya. Diyan pa lang sa itsura ng mga growth na yan, sa kulay, even sa amoy, nalalaman na ng mga specialistang doktor, pathologists, even the medtechs na anong klaseng bakterya ito. Kung talagang bakterya, noon pa alam na natin na bakterya yan dahil nakita na natin yan sana sa mga culture results. At merong common result in every patient. Di, alam na natin na bakterya yon, di ba? So, hindi po siya pwedeng bakterya ang main cause ng coronavirus. Number 3 is, kung bakterya talaga siya, mas maganda sana kasi kung bakterya ang cause, eh, ang dami nating antibiotics eh. So, hindi na sana umabot ng 300,000 ang patay sa buong mundo. Eh, ang dami naman nating antibiotics. Sabihin mo naman, Doc, iba ka bagong bakterya na inventong bakterya. Eh, may culture nga eh. Yung culture, ang ginagawa sa culture, nilalagay yung bakterya doon, papatubo sa gelatin. Pagtubo ng bakterya, papatakan yun ng mga iba't ibang klaseng antibiotics. Saan doon yung pinaka-clearing, nag-clearing talaga na portion doon sa gelatin na yun, yun ang effective na antibiotics. Di na-solve na sana natin na ito lang pala antibiotics dahil ito ang pinaka-effective dito sa bagong bakterya na ito. May balita ba kayong ganun? Eh wala. So hindi po totoo na bakterya. Ang binasihan kasi nila dito is bakterya daw kasi may nakitang blood clots. So, bakterya daw, hindi naman ganun. Blood clots, pwede mangyari kahit virus, kahit bakterya, kahit inflammatory, even cancer, pwede po magkaroon ng blood clots. So, hindi po ibig sabihin may blood clots, bakterya kaagad ang rason. So, itong article kasi is ganito ang parang pagkasabi. Ah, nag-autopsy sila, kahit bawal, nakita nila may blood clots. So, bakterya pala kasi may blood clots. Ganun ang dating, which is pointless yun dahil blood clots can happen not only in bacteria, it can happen in a viral infection, it can even happen in inflammatory, and even in cancer patients. So, walang point po dahil may nakitang blood clots. Focus ka kaagad sa bacteria. Continue tayo. Italy defeats the so-called COVID-19, which is nothing other than disseminated intravascular coagulation or thrombosis. Oh, ito na-discuss ko to sa other video ko. Natutuo to na sa mga na-autopsy na mga patients, may nakita silang thrombosis. Ano yung thrombosis? Yung ugat ng pasyente nagbara, no? It doesn't point to bacteria pa rin. But this is true. Nakikita po ito. Anong reason bakit may mga coagulation sa COVID-19? Because it's an inflammatory reaction. I've always been explaining na ang COVID-19 is nag-overreact yung immune system. So, in inflammatory reaction, yung inflammation po ng katawan natin, nagpo-produce po siya ng clotting. Ventilators and intensive care unit were never needed. Marami pong mga research na gano'n na doon po tayo papunta. Yun talagang aim natin na sana po ay walang ma-ICU or walang ma-ventilator. Pero kaya lang dito sa topic na ito, tingnan natin ano ang solusyon dito. Sana, kasi sinabi nila ganito eh, may bakterya daw, no? May bakterya. So, dahil sa discovery nila, hindi na daw kailangan ng ventilator. Tingnan natin ang kanilang suggestion. If they get to contract the COVID-19, which is not a virus, see? As they have made us believe, but a bacterium amplified with 5G electromagnetic radiation. So, sabi dito, na-discover nila yung bacteria daw is inamplify para maging matapang through a 5G electromagnetic radiation. So, nakakalito paano ginawa yun, no? Kasi di ba 5G pang cellphone yun, kinumbine daw sa bacteria, no? That also produces inflammation and hypoxia.
Okay. So, ito daw ang gawin. They will do the following. They are going to take aspirin 100 milligrams and Apronax. So, sinabi dito na kung magkaroon ka daw ng COVID, which is hindi virus, bacteria daw na na-amplify ng 5G, no? Radiation. So, ang solution ay mag-take ka ng aspirin at saka Apronax. Yung Apronax po, parang ano yan, naproxen sodium, parang mepenamic acid, no? Parang ganyan. Yun daw ang solusyon. So, actually, dito pa lang, malalaman mo na hindi totoo dahil sabi niya bacteria, tapos yun daw na super bacteria dahil daw na may radiation pa. Tapos ang solution, aspirin daw kasi because it has been shown that COVID-19 does is to clot the blood causing the person to develop thrombosis. Ang solution daw is bigyan ng aspirin at naproxen. Eh, bacteria nga, di ba? So kung magbabalita ka man lang ng solution, antibiotics ang ibalita mo. Number one, i-mention dapat nila anong pangalan ng bacteria. I-mention nila ano ang mga antibiotics na nag-work based on the culture and sensitivity study. So doon pa ako maniniwala. Kaya lang walang sinabi ditong bacteria na pangalan, wala ding mention na antibiotics dahil hindi nga po pwede na ang aspirin ang pag-asa dahil nga kung sa pelikula pa, ano lang yan siya? Siya lang yung right hand assistant, ano yung bida, ano yung FPJ? Dapat sinabi nila na ito yung antibiotics na ibibigay dahil bacteria. Walang sinabing antibiotics, ngayon papainumin tayo ng aspirin. Say na aspirin is the cure, hindi po. Dahil sa story na ito po, ang aspirin is just focus on the clot. Ano ang cause ng clot? Inflammation, overreaction of the antibodies. So ano talaga ang gamot? Number one, siyempre kung merong antivirus, pangpatay ng virus. Ngayon, anong nangyari? Tumaas yung inflammation, pang-prevent ang inflammation para hindi po maglabasan ang clots. Para hindi maglabasan ang clots, meron po tayong anticoagulant or aspirin. Pero I'm not saying na iinom tayo dahil nagpa-finalize po yan, tsaka hindi po pwede yung tayo lang iinom, kailangan resetado ng doktor. Sige sabihin, yes, aspirin is considered, pero hindi po siya final, okay? So, ibig sabihin, kung aspirin lang ang iayabang natin, para bang sa pelikula, si Dencio Padilla is ang assistant ni FPJ. So, si FPJ, yan yung mga anti-inflammatory, yan yung antivirus. Itong aspirin, si Dencio Padilla lang yan. Huwag mo sabihin aspirin ang bida, sidekick lang siya. And hindi nga parati na aspirin talaga ang kailangan sa pelikula. Ibig sabihin, hindi kailangan si ang right hand parati niya, si Dencio Padilla. Sometimes iba yung kanyang mga right hand. Pero ang question talaga, ano yung bida? Pero hindi yung right hand ang issue. Okay? I hope naintindihan yung aking explanation dito. Meaning, hindi, ibig sabihin, lahat ng tao iinom ng aspirin, hindi na walang go signal sa isang doktor dahil ina-assess po lahat yan. Dahil minention ko po, ang aspirin ay pwede ko kapo magkaroon ng ulcer. Pero as long as advised by the doctor, prescribed by the doctor, wala pong problema. Ang kinakatukutan kasi namin dito, pag sinabing ganito, aspirin, baka lahat mag-inuman ng aspirin, pointless naman itong instruction na ito. Dahil kung bacteria pala itong COVID-19, dapat ang binalita nila anong antibiotics? Amoxicillin ba? Cefalexin ba? Ganon. Before sila magsabi ng aspirin dahil ano lang po yung yung aspirin, right hand lang yon. And dahil nga kinoconsider ang aspirin ngayon under research, kaya ginagamit nila dito para magkang tama, pero hindi nga ito tama. But it doesn't mean na bacteria, no? Doesn't change anything, still viral infection. The only discussion here is how to prevent the clots from happening. So, kung ang main reason talaga ng clots is overreaction of the antibodies or inflammation, then we need to give anti-inflammatories early. And what would that be? Antayin po natin yan, yung final po recommendation.
And possible din ang aspirin, pero inaantay pa rin natin ang recommendation. Kaya nga, nag-spread out ng mabilis yung sakit kasi nga viral nga ang presentation, eh, di ba? Hindi bacterial. Kasi kung bacterial po, hindi po aabot sa ganito kadaming tao dahil nga may antibiotics na tayo. Hindi aabot sa ganun. It is in our hands to carry the truth and hope to save many lives. Spread in all networks urgent. That's why the antibacterial gel works and chlorine dioxide. Hindi po totoo yan. All the pandemic is because they want to vaccinate and chip to assassinate the masses to control them and reduce the world population. So, ang nasa isip nila daw, kaya daw may pandemic para mabakunahan ang madami, so mamatay ang madaming tao. So, parang yun ang gusto ng World Health, pang ano naman to, pang pelikula naman ito, maniniwala kay sa ganyan. E, siyempre, may pamilya yun, may relatives, yung kung sino man nakaisip yun, madadamay yung mga... Ibig sabihin, walang gusto ng pandemic na ito, walang na-enjoy na negosyo sa pandemic na ito. So, I don't believe in this mga conspiracy theory na ganito, no? Ang lahat ng negosyante ayaw ito. So, walang nag-e-enjoy dito dahil pati sila natatakot magkasakit. Kahit bilyonaryo sila, pwede silang mamatay dito. So, I really don't agree with this. This is only parang a movie stuff, no? Kaya lang naging viral sa kasi nakakalito. May portion na totoo, tapos may portion na hindi. So, pag pinag-mix mo, parang totoo, no? Pero kung i-dissect mo, fake news talaga siya. So, huwag kayo maniwala nito. At about sa mga anti-coagulant, pinag-aaralan po yan. Antayin lang po natin yung final, final approach ng sakit na ito. Dahil hindi po tayo pwedeng mauna dahil pwede po tayo magkaroon ng mga side effect. Okay po, I hope may naintindihan kayo sa aking diniscuss ngayon. At God bless po sa inyong lahat. At ingat lang parate. Thank you. God bless.